Binati ko na po sa tatlong ati pong tarot card. Ito po ay number 1, clear quartz. Number 2, amethyst. Number 3, citrine. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, clear quartz. Sabi po dito na ating tarot card number 1, na ang inyo daw pong karelasyon ay malapit sa tukso. Maaaring magkaroon daw po ng parang magbubuntis na isa sa miyembro ng pamilya o kamag-anakan. Yan sabi rin po dito na maaaring may darating na magandang balita tungkol sa usapin ng pera. Yan sabi rin po dito na sa mga single ay may mag-a-attempt ng panliligaw sa inyo na mas may edad sa inyo at maaaring tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Maaaring may mga pagtatalo na naganap na maaayos. Yan sabi rin po dito na maaaring meron daw pong darating na parang balita na ikaiinit ng inyo pong ulo. Kailangan nyo daw po ng spiritual guide at huwag ka daw po makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Maging aware daw po kayo, single, sa mga nakapili nito, na maaaring may mag-a-attempt din ng panluloko sa inyo at maaaring kayo ay maluloko. Sabi po dito ay maaaring meron daw pong bigla ang swerte tungkol sa pera ang darating daw po sa inyo. Maaaring kayo ay magtataya at maaaring manalo daw kayo ng malaking halagang pera. Kayo daw po ay matuto na mag-balance ng sitwasyon. Yan sabi rin po dito na maaaring kung kayo daw po ay maaaring maimbitahan sa isang okasyon, maaaring binyagan po ito or birthday yan. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may magandang kapalaran na naghihintay at may pera daw po kayong paparating. Sinasabi rin po dito na bagamat may problema ka rin tungkol daw po sa usapin ng pera, maaaring marami kayong iniisip na problema sa ngayon, maaaring marami kayong bayarin, pero mababayaran nyo naman daw po ito. Kailangan nyo lang daw po ng spiritual guide at huwag ka makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Maaaring magkaroon kayo ng mga pagtatalo ng inyong karelasyon, pero magkakaayos din kayo kaagad. Yan sabi rin po dito na maaaring marami daw po mga magagandang oportunidad na nakalampas. Ibig sabihin nun, kapag nakalampas ito, eh hindi ito talaga para sa inyo. O kahit huwag nyo siya masyadong dibdibin. May pangarap daw po kayo na malapit ng matupad. Yan ang sinasabi po ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito ng ating tarot card na kayo daw po number 2 ay matalinong tao. Bagamat sa ngayon ay meron kayong kinaseselosan at maaaring magkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong karelasyon at maaaring may maghahamon pa ng hiwalayan. Ang sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa ngayon ay medyo matatagalan pa at maaaring malalapit kayo sa mga taong inggiter at chismoso-chismosa. Yung sabi po dito na kayo daw po ay fighter na tao. Yung sabi po dito na pinanghihinaan ka ng loob sa kasalukuyan. Yung sabi po dito na maaaring may tukso na kaya namang iwasan kung nanaisin. Kayo daw po ay nag-iisip sa ngayon kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Sinasabi rin po dito na maaaring ang mga anak nyo daw po ang inaalala nyo sa kasalukuyan. Ingatan nyo daw po ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo magkaroon ng karamdaman. May swerte pa parating tungkol sa usapin ng pera. Sa ngayon daw po ay naiinip ka sa sitwasyon na pinagdadaanan mo sa ngayon. Sinasabi rin po dito na parang gustong-gusto nyo nang ma-achieve yung mga pangarap daw po ninyo. Makakamtan nyo naman daw po ito bagamat hindi ka agad-agad. Pero kayo daw po may maganda namang kapalaran na nag-iintay. Sabi po dito ay parang may bigla ang swerte darating tungkol sa usapin ng pampinansyal. At sinasabi rin po dito na susuyuin ka muli ng inyong karelasyon bagamat may pag-aaway kayo na magaganap. Kasi parang nagsiselos ka, parang meron kang tao na kinaseselosan. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na marami daw po mga magagandang oportunidad ang darating sa inyo. Number 3. May magandang balita na paparating tungkol sa usapin ng pera. Pero maaari magkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito na kung ikaw daw po ay meron trabaho sa kasalukuyan, parang gusto nyo na mag-resign sa trabaho daw po ninyo, parang ayaw nyo na nun, parang gusto nyo ng iba. Kung kayo naman ay merong negosyo, parang gusto nyo daw po na pumasok sa ibang negosyo at gusto nyo na bitawan kung ano ang negosyo nyo sa kasalukuyan. Parang naiinip ka na sa sitwasyon na kung ano ang meron ka sa ngayon. Sabi po dito ay may bigla ang swerte na paparating, may magandang balita na paparating. Sinasabi rin po dito na maaaring marami daw kayong pasanin sa buhay at parang
gusto nyo nang bitawan ang pasa ninyo ito, pero nasa inyo naman daw po ang pagpapala. Sabi po dito, yayaman pa nga daw po kayo, number 3, bagamat nadaan ka sa mga pagsubok sa inyo pong buhay. Maaari may mag-a-attempt daw po na manghingi ng tulong, pero hindi mo ito mapagbibigyan dahil ikaw ay may problema rin tungkol sa usapin ng pera. Pero matatagpo sa inyo ang problema niyo tungkol sa usapin ng buhay, pag-ibig at pera. Yan po ang sinasabi ng ating pika card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Akin po magbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit akong hindi kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Salamat po!